Ang gano'n na po, ay ipinapanakog ng mga tao at ipinaagaw siya sa gitna nila at siya ipinasok sa utak. Malaman niya na, naku, mataas na ang tensyon dito, magkakagulo na. Inawag agad yung mga tinatawag na kawal at ayun na nga, inagaw si Pablo sa kanila. Then following night, Paul had a vision of Jesus standing by him and saying, "Be cheerful, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem." Kaya nakasanong yung loob mo ha, hindi pa tapos ang laban. Pupunta ka ba sa Jerusalem? Eh matitindi din doon. So you must bear witness also at Rome. Verse 11, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Laksan mo ang loob, sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma." Eh itong Roma, alam natin dyan, marami yung walo ng Diyos-Diyosan niya. Itong pinatawag na lugar na ito, ano po? 12, at nung araw na ay nangagkatipo ng mga Hudyo, at sila ay nangagpanatak sa ilalim ng sumpa na nagsisipagsabi na hindi sila kakain ni inuman hanggang sa kanilang mapatay si Pablo. Sumpa ito. Kumbaga, parang binabanggit nga natin yung sa Muslim, yung rido. Pag yan ay nag-ahit na gano'n, nagpakalbulat yan. At yan ay may mga dalagalang tabak at nagsuot ng mga bahag yan, yung mga nagsuot nila. Ibig sabihin yung suicide. So ganito yung kanila. Hindi kami kakain, hindi rin kami ilo. Kahit ano kakain mo, kahit ilo may, hanggang hindi na mapapatay ang Pablo na yan. Kasi lumilikha siya ng mali bagong araw eh. Verse 13, at mahigit sa 40 ang nagsipanumpa ng ganito. Ang dami. Kumbaga, palagay ko, kung isa dito may hawak na kutsilyo at yung 40 ay parehong may mga kutsilyo, last ang katawan dito ni Pablo. Kapag doon sa sitwasyon na yun, na merong pangyayari na ginamit ang Panginoon. Ako, 14. At sila'y nagkaroon lang si Parokon sa Pangulong Serdote at sa mga matatanda, yung 40 na yon. At nagsabi, "Kami nakagpanata sa ilalim ng mahigpit na sumpa na hindi titikim ng anuman hanggang sa mapatay namin si Pablo. Ngayon nga, kayo, pati ng Sanhedrin, ay mga pahiwatig sa Pangulong Kapitan na siya ipapanawag niya sa inyo. Nawari ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kanya. At kami, bago siya dumating, ay namahanda upang siya patayin." So ang nais ng 40 po, dun sa matatanda high priest, baka pwedeng i-deliver niyo yung Pablo na yan papunta sa ganitong lugar. At bago yan makarating doon, nakahanda kami doon sa daan. Kaya meron tinatawag na assassination plan. Na kung saan, tatambangan talaga si Pablo, hindi na ito makakarating doon. Papatayin ka na namin dyan pa lang sa daan. Doon pa lang, noon pa lang, may mga nagagalit pa lang mga ganyan niya. Ano? Dito makikita natin, hindi ito papayagan ng Diyos kasi hindi siya maaaring hindi makarating ng Jerusalem. Ayaw niya sa kalooban ng Diyos. Nais ng 40 kalalakihan na ibalik muli si Pablo sa paglilitis upang sa daan pa lang ay kanilang matambangan at mapatay na agad si Pablo. Ang balak nila ay nalaman ng pamangking ni Pablo. Kaya sinabi mo ito kay Pablo. At si Pablo naman ay tinawag ang kanyang bantay upang samahan ang kanyang pamangkin na pinunong kapitan upang saysayin ang narinig na lihim na pagkatay kay Pablo. So, tingnan po natin yung nangyari doon sa Act 23. Hindi ko na po nangitay kasi masyado na po siyang mahaba. Ako, actually, 45 slides na ito. Act 23, 16 po hanggang 22. Ang sabi po rito sa Acts 23:16, datapat ang anak na lalaki ng kapatid na babae ni Pablo ay narinig ang tungkol sa kanilang pagbabakay, sa kanilang tinatawag na balak. At siya ay naparoon at pumasok sa kuta at isinaysay kay Pablo. Sinabi niya, "Tito, may papatay sa iyo." Ganun po, ano? At tinawag ni Pablo ang isa sa mga senturyon at sinabi, "Dalhin mo ang binatang ito sa Pangulong Kapitan." Yung isa niyang bantay, inutusan ni Pablo na pakidala nga ito sa pinuno ninyo sapagkat siya yung isang bagay na sasabihin sa kanya. Kaya siya'y binuha at tinala siya sa Pangulong Kapitan at sinabi, "Tinawag ako ng bilanggong si Pablo at ipinamanhid sa aking dalhin ko sa iyo ang binatang ito na may isang bagay na sasabihin sa iyo." At tinanggan siya ng Pangulong Kapitan. Inawakan sa kamay yung pamangkin ni Pablo at pagtabi ay lihim na tinanong siya, "Anong yung sasabihin mo sa akin?" At sinabi niya, 2020, "Pinagkakasunduhan ng mga Hudyo na sa iyo ipinamamanhig na iyong papanaw po kasi Pablo sa Sanhedrin, na waring ikaw ay may sisiya sa ating lalong ganap tungkol sa kanya." 21, "Huwag ka ngang palamuyo
lalim. Huwag kang maniwala. Yun, maganda yung salita. Huwag kang ang palamuyon sa kanila sapagkat binabakayan siya o tatambangan o ambush ng mahigit na 40 katao sa kanila na nagsisipanata sa ilalim ng sumpa na hindi kakain ni iinuman hanggang sa siya'y kanyang mapatay at ngayon nakahanda sila na naghihintay ng pangako.